Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito naman po tayo para na naman po sa isang spell, isang napakabisang spell upang ang taong ito ay bumalik sa iyo na naglulumuhod na humihingi ng kapatawaran. Mayroon na po tayo nitong na-post, kaya lang po may nag-request na kung pwede daw pong ipakita ang actual kung paano ba ito gagawin. So ang spell po na ito ay pwede pong gawin sa gabi tuwing waxing moon. Kapag waxing moon lang po lamang ito maaaring gawin. Okay. Ano po ba ang kailangan natin sa ating ritual? Kailangan po natin ay puting sibuyas. Narito po, ito po kanina ay buong-buo po ito. So narito po ang ating pinagtanggalan ng ating balat ng ating sibuyas. So ayan. So, ano ba ang una natin gagawin? Ang gagawin natin, halimbawa, ito ay buo pa. Ito ay buo pa, tanggalin natin ang taas, hiwaan natin, at hiwaan din natin sa baba, saka natin ito butasan. Ayan, ayan. Pagkatapos po itong butasan, ay kuhanin po ang mangkok. Ang mangkok na maaari natin gamitin ay mangkok na kristal. Yung kristal po na babasagin, hindi po pwedeng gumamit ng kung ano-ano lang na mangkok. Kailangan po ay kristal. Ngayon, pag nandyan na ang mangkok, ay ilagay ang sibuyas sa mangkok. Ayan. Pagkatapos, ay mag-concentrate kang mabuti. Pakaisipin mo ang taong gusto mong maglulumuhod na umiiyak ng humihingi ng kapatawaran sa iyo. Pakaisipin mo siya ng husto. Siguraduhin na puno ka ng enerhiya habang ginagawa mo ito. Kailangan ang iyong energy ay puno at ang iyong buong-buo ang inyong tiwala. Ngayon, mag-concentrate ka at pakaisipin ang taong ito. Saka mo ito sasabihin ng 3 beses. Kasabay ng pagsabi nito, ipikit ang iyong mga mata habang sinasabi mo ito ay sabay mong pagpitikin ang magkabilang daliri, ganon. Halimbawa, ganito, siya si Robin Dizon. Sabihin mo ang salitang ito. Ikaw, Robin Dizon, ikaw ay babalik sa akin, ikaw ang humihingi ng kapatawaran na maglulumuhod habang umiiyak. Ikaw, Robin Dizon, ikaw ay babalik sa akin na humihingi ng kapatawaran na naman maglulumuhod at umiiyak. Isa pa ulit. Ikaw, Robin Dizon, ikaw ay babalik sa akin, ikaw ay humihingi ng kapatawaran na naglulumuhod at umiiyak. Ayan po, 3 beses po yon. Make sure po na puno kayo ng enerhiya habang ginagawa po ito. Pagkatapos, kuhanin mo ang kanyang litrato. Kuhanin ang kanyang litrato. Ito, halimbawa, ito ang kanyang litrato. Isulat mo sa likod ang kanyang buong pangalan. Hindi po pwede ang nickname, ha? Kanyang buong pangalan at kapanganakan. Iisusulat mo ito sa likod. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng sibuyas. Yan, ganito. Halimbawa, ito yung sibuyas. Ilagay mo ito sa ilalim. Pag ganyan po. Kailangan ay kita ang mukha ng taong ito sa ilalim ng sibuyas. Ayan. Tsaka natin ibalik ito sa mangkok. Sa ilalim po. Ah. Ayan. Pagkatapos po, kasi hindi siya magkasya, so ganyan po. Pagkatapos po nitong gagawin, pagkatapos mong mailagay ang kanyang litrato sa ilalim ng sibuyas, ay ipikit ang mga mata at muli sabihin ang kahilingan. 3 beses ulit. Ikaw, halimbawa, siya nga si, sino ba yun? Si Dizon. Babanggitin mo ang kanyang pangalan at muli mong sabihin. Ikaw ay hihingi ng kapatawaran na naglulumuhod. 3 beses po itong babanggitin. Ikaw ay babalik sa akin, hihingi ka ng kapatawaran na umiiyak at naglulumuhod. Ikaw ay babalik sa akin, hihingi ka ng kapatawaran na nag-iiyak at naglulumuhod. 3 beses po ulit. Pagkatapos po ng 3 beses, ay pumalakpa ka ng 5 beses ng mahina. Sa
dalawa, tatlo, apat, lima. Pagkatapos po nun, ay kuhanin ang puting kandila. Puting kandila. Ito po ang ating puting kandila. Ano ang gagawin natin sa puting kandila? Kailangan po buo ito ha. Ilagay mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses sa kandila. So dito tayo mag-umpisa sa pinakadulo. Gamit ang perdible or karayom. Isulat mo ang kanyang pangalan. Tapos, halimbawa, dyan ka nakasulat. Kanyang pangalan. Dito naman sa kabila. Dito naman sa kabila. Tatlong beses po natin itong isulat. Ngayon, itabi muna natin ang kandila. Kuhanin natin ang ating olive oil. Kailangan natin ng olive oil. Halimbawa, ito ang ating olive oil. Ating ibuhusan ang butas ng kandila. Ang butas ng sibuyas. Ayan ang ating sibuyas. Sorry, hindi makita. Kita ba? Ayan. Dito natin ibubuhos ang ating olive oil. Hanggang sa umapaw ng husto ang olive oil sa sibuyas. Okay lang pong umapaw yan. Basta kailangan ang ating olive oil ay mapaapaw ang sibuyas. Ngayon, pagkatapos man natin mailagay ang ating olive oil, ay kuhanin na natin ang ating kandila. Pagkatapos kasi naukit na natin ang kanyang pangalan dito gamit ang karayom or pidible, ay ilagay natin ito sa butas ng sibuyas kung saan naroon ang ating olive oil at ang kanyang litrato. Hayaan itong nakasindi sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, pagkalipas ng 15 minuto, ay patayin ang kandila. Patayin ang kandila. Habang hinihintay mo yung 15 minuto, ay pakaisipin mo ang taong ito. Pakaisipin mo ang taong ito na bumabalik sa'yo, na umiiyak at humihingi ng kapatawaran habang naglulumuhod. Pakaisipin mo siya ng husto. Habang hinihintay mo ang 15 minuto na pagsindi ng puting kandila. Pagkalipas ng 15 minuto, ay patayin ang kandila. Patayin ang kandila, huwag pong hihipan, kundi gamit ang daliri, pwedeng ganun, or kung kaya nyo namang ganunin, ay ganunin nyo lamang po. Pagkatapos, ay ano ang gagawin natin sa sibuyas? Dalhin ang sibuyas sa lugar na sobrang tahimik, like sa simenteryo, tahimik na lugar. Or kung wala namang simenteryo, tiyakin na doon ninyo ito maililibing sa isang napakatahimik, sa sobrang tahimik na lugar. Kung hindi nyo magagawa kaagad-agad, after nyo mag-spill, kailang kinabukasan ay maibaon ninyo ang sibuyas kasama ang litrato. Siyempre, kasama po ang litrato at ang olive oil. So ito, para po hindi kayo halata, ay maaari nyo itong ilagay sa isang plastic. Isang plastic or ano man ang pwede nyong paglagyan, saka nyo ito bitbitin at doon nyo po tanggalin or ibuhos doon kung saan nyo po ito ililibing, at doon po ninyo ibuhos ang ating sibuyas. Pagkabaon ninyo nito, ay wag na wag kayong lilingon. Ngayon, may tanong po, alam ko na po ang inyong itatanong. Ma'am, wala po kaming mapaglibingan dito. Puro po siminto dito. Wala pong lupa. Guys, kung gusto niyo po magkaroon ng katuparan ng inyong mga ginagawa, gumawa po kayo ng paraan. Imposible naman pong wala kayong mahanap na lugar na pwede niyong pagbaunan nito. Kailangan po itong ibaon. Kailangan po itong ibaon kinabukasan kung saan niyo ito maaring ibaon, sa simenteryo o sa isang tahimik na lugar. Hindi na po ito pwede sa paso. Kailangan po talaga sa humanap kayo ng paraan para po sa kayo ay makahanap ng isang tahimik na lugar or sa simenteryo po lamang. Ayan po, ang paggawa po lamang nito ay waxing moon. Waxing moon po lamang. Gabi po ninyo ito gagawin kahit anong oras. Guys, marami na po ang nagtagumpay dito. Basta po, susundin po lamang ang lahat ng nasabi sa ating video. Kung ano po ang nasabi, ayun po ang susundin nyo.
upang magkaroon ng kaganapan ang inyong mga kahilingan. Kanina lang po, ay tatlo na naman po ang nag-message sa atin sa Finaisat Lab sa kanilang spell na sila po ay nagtagumpay. Ayan po, lamang gawin po ng tama, may paniniwala, may dedikasyon sa inyong gagawin, at kayo po ay magtatagumpay. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.